So mga sangke, nag-umpisa na nga po ang mas magulong politika sa Pilipinas. At ito, pag-usapan na naman po natin, no, tingnan po natin ang nagaganap sa mga politikong ito. At kung ano nga ba ang opinion ng marami sa ating mga kababayan sa gitna po nitong mga patutsadahan at nitong mga kung ano-ano mga impormasyon na nalalaman po natin. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi pong andito, sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, bago tayo magpatuloy, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nanonood sa Facebook, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit, okay? Yung mga nasa Facebook lamang po ito. Eto mga sangay, habang nanonood kayo, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Itong nakikita nyong video ay isang sample lamang na kunwari ito mismo ang pinapanood nyo. Okay. Pero gawin nyo ito ng aktual na habang nanonood ngayon ng video natin, ay may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Okay, tingnan nyo na kaagad. Sundan nyo lang mga sangay, okay? Tatlong tuldok bandang itaas. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po na show more. Ayan po, yung show more na yan, pindutin nyo rin po yung may plus. Pag napindot nyo na yan, pindutin nyo rin po yung notification bell katabi ng subscribe. Ayan po, tingnan nyo na lang mabuti. I hope na nasusundan nyo. Tapos, i-click nyo rin po yung all. Okay, ganoon lamang po kadali mga sangkay. Pag-usapan na po natin itong nagaganap sa ating bansa ngayon na talaga nga namang nag-umpisa na po ang gulo sa Pilipinas pagdating po sa politika. Ayan po, ito po yung pasabog ni dating Pangulong Duterte laban po sa presidente ng Pilipinas na si BBM. Marami po ang nagulat, including kahit ako mga sangkay, nagulat din po tayo sa maraming nangyayari sa ating bansa ngayon. Tayo mga sangkay, wala naman tayong sinusuportahan. Okay? Wala tayong pinapaninggan. Both side, kasi sawang-sawa na po tayo sa ano nila, mga problema ng awayang politika. Dahil sa totoo lang, hanggat hindi po parliamentary ang Pilipinas, magiging magulo ang politika. Dahil ang mangyayari sa presidential system, ang mayroon tayo ngayon, yung structure ng ating government mga sangkay is presidential system po tayo. So hanggat presidential system ang Pilipinas, mananatiling ganito ang problema ng mga politiko sa bansa. Bangayan ng bangayan na wala po sa tamang lugar. Kung saan-saan magpapalabasan ng kung anong mga sama ng loob. And that's how politics works in our country, mga sangkay. Dahil nga po hindi tayo parliamentary system. Ang mga parliamentary system like UK, Japan, Singapore, and other nations, sila po ay mga malalagong bansa dahil nga po sa ganda ng kanilang sistema. Okay, mga sangkay, well, ibang usapan po yan. At again, hindi na po tayo political vlogger. Magkukomento lamang po tayo dahil nandito tayo sa Pilipinas at gusto nating makita kung ano po ang nilalaman ng isipan ng taong bayan after po ng mga pasabog na inilabas ng dating Pangulong Duterte against the President of the Republic of the Philippines. But again, wala na po tayo ditong kinakampihan sa kanilang mga kampo. Mananatili tayong gitna at gusto ko pong maintindihan ng marami na dapat mga sangkay, kalmado lamang po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa kung anumang mga sinasabi nito mga politiko because all of them may self-interest na tinatawag. Lahat po sila. Yan po ang naintindihan ko sa tagal ng panahon. Just imagine from 2015 na nakikipagbanatan po tayo sa mga politiko, mga sangkay. Nakita ko po dito eh lahat naman po pala talaga sila eh merong mga sariling agenda. But again, maging ano tayo, maging kalmado lamang po tayo. Eto, gusto kong malaman din kung ano po ang nilalaman ng iniisip ng marami sa ating mga kababayan sa napakaraming pasabog
ng dating Pangulong Duterte laban po sa administrasyon kay BBM. Tingnan po natin. Ito ha, magsimula po tayo dito. Magbasa po tayo. Grabe ang politika sa bansa natin. Puro self-interest ang nauuna, kaya walang kaunlaran sa bansa natin. Ito mga sangkay, may point po talaga yung kanyang sinasabi. Okay? Lahat po sila eh. Lahat po sila mayroong gustong patunayan. Lahat po sila may gustong marating. Lahat po sila eh gustong umupo. Oh, grabe ang politika sa bansa natin. Puro self-interest. Sabi po ng isang netizen. Ito naman mga sangkay, the Almighty God is the judge who knows everyone's selfish agenda. I pray each of them will have in their hearts the fear of the Lord. Okay. Sabi naman po dito itong sino ba to? Basta yun. This is not a prayer rally. It's a pre-political rally preparatory to 2025 midterm election and for 2028, hindi po yung 2018. And for 2028, it's a mind conditioning to the people to protect their personal gain sa politics system sa bansa. Nakakalungkot na ganitong klase ng mga politician sa ating bansa. So ano to? Parang karamihan na sentimiento nila against the former president. Tayo mga sangkay, binabasa lamang po natin dito, okay? Tama ang sinabi ni Antonio Luna, Pilipino laban sa Pilipino. Lord have mercy on us. Ito naman, feeling ng pamilyang ito, sa kanila umiikot ang mundo, ang gulo nila, pag hindi nasunod ang gusto nila. Okay. Ito naman, si Lauruno Lasco. Grabe na ang Pilipinas pag ganyan ang mga namumuno, puro sariling interest ang hangad, napapag-iwanan na tayo ng ibang bansa kasi talamak ang korupsyon. By the mercy, kayo mga sangkaya, kayo na mismo magtimbang habang binabasa ko to, kayo na mismo ang magtimbang kung sa tingin nyo saan pumapanig itong mga kababayan po natin. Ano ang iniisip ng mga kababayan natin? Okay? Lord God, please bless and guide our country, Philippines. Kawawang mga Pilipino, God bless you all, Philippines. May point to. Kawawang mga Pilipino, tayo talaga ang kawawa dito, yung mga kababayan po natin. Kasi every time po na ganito kagulo ang politika sa bansa natin, napapabayaan po yung mga Pilipino. Napapabayaan po yung kung ano man ang dapat gawin sa bansa natin. Time is the ultimate truth teller. Sabi naman po tayong isa dito, dahil to sa ICC, kaya nagmamadali na sila na alisin si PBBM. Ano na naman ba to? Wala na ba talagang pagbabago? Puro na lang awayan sa kapangyarihan? Bakit sobrang ganid sa kapangyarihan ang mga nasa politika? Diyos ko, ang hirap nyo mahalin lahat. So, ito naman, talaga lahat gagawin niya for the Filipino. Gusto niya talaga guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino at 100% na mangyayari yan. If we all will support him, enough of ingatan. Keyword is support BBM and this administration. God bless. Okay. Grabe ugali na manira ng mga politiko. Sana unahin ang kapakanan ng bansa kaysa mga pansariling interes. Pag pumasok naman tong isa, welcome China, kawawa Pinas. Lord, please protect our country. Sa mga nangyayari sa Pilipinas, mga ganid sa kapangyarihan, kawawa ang mga ordinaryong Pilipino, mga pansariling interes lang ang mga gusto. Nakakalungkot isipin na darating ang panahon, kawawa ang Pilipinas. Bakit hindi mo pinatukhang noong presidente ka pa? Yung pinapatukhang nyo, yung kalaban nyo lang, pero hanggat kaibigan nyo pa, hindi nyo gagalawin. Pare-pareho lang kayo, may mga sariling mundo. Ang laki ng punto na ito, no? Ang ganda lang inano niya dito, lalo na sa dulo, pare-pareho lang kayong may mga sariling mundo. Okay, so that's it mga sangkay. Ano po ang inyong opinion regarding po dito? Kayo naman ang gusto kong marinig, eh. No? Kasi ang dami pong
daming pong ano, no? Ang daming kuro-kuro ngayon ng marami sa ating mga kababayan against this issue. Sa tingin ko, deserve po natin talaga na magkaroon ng maayos na sistema ng ating gobyerno. Itong parliamentary system, sa totoo lang, pro-constitutional reform kasi ako sa maayos na pamamaraan. At itong parliamentary system, okay, isa sa pinakamagandang sistema na pwedeng gawin o ayusin o ilagay sa ating pamahalaan, kagaya po ng mga bansa ng mga malalago ngayon. Well, sana mapag-usapan po natin yan in the next vlogs, no? Napag-iisip-isip ko na rin, mga sangkay. Tingnan po natin. Ano po ang inyong opinion regarding po dito? Kayo ba, mga sangkay? Gitna lamang kayo sa mga nangyayaring ito? At naiintindihan nyo na itong mga politiko? O mayroon po kayong pinapanigan sa dalawang pamilyang ito? Marcos laban sa Duterte. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.